Saan ka nagpasalon? Balit ka pa kulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since last time po. Okay, kasi mga alam po. Tapos po, yung kulat ko is DIY, 30. Di! Okay. Eh, sa farm kayo nakatira ng maraming taon? Ako hindi. Okay. Sila. Sila. The woman was too stunned to speak. Sila, sinasabi mo yung farm. Kasi ang dami niyong farm. Masyado kayong mayaman eh. Meron pa kayo. So, siyempre, gusto namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam. Kasi, hindi ko po talaga alam. Okay, kaya sabi ko, gusto mo na maintindihan papuntang Malaysia na mayroon plano naman. Una, hindi siya sabi sa akin na punta Malaysia. Oh. Ang sabi nang siya sa akin, samahan ko siya. O, may pupuntahan lang. Tapos, hindi ka nagtanong, habang bagay tayo, malipat-lipat ang bangka nito, maliit, lipat ang malaki. Sa ano na naduda na ako eh, nandun na ako eh. Ano gagawin ko, babalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Importante na alam mo na, pag sinabi mo hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mo hindi mo alam, kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo, na pag sinabi mo hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi mo pa rin naintindihan? Kasi hindi ko alam eh. Nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay San Joel kanina lang. Nalito, yata kami pareho ni San Sherwin. Hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice, tama? Kapatid tatay Alice, hindi siya tunay na tatay. Ano po? Kumbaga, kapatid kami dalawa ni Alice, pero yung tatay niya, yung tatay hindi tulay ng tatay ko, yung tatay niya. Tatay-tatayan. Tatay ni Alice, yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Ano ba? Hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Magulo na rin. Okay, ulitin ko. Sheila, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayo. Sheila, para magkaintindihan tayo. Okay. Okay lang din dyan. Sige, dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem. Dyan lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming senator's lounge, may gwardiya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang huwag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I have observed your demeanor, I more or less... Mga kapatid, ito po yung Janet Napolis Blunder in Pork Barrel case. Last week, mga kapatid, ito po si Enrile, Gigi Reyes Napolis, the Sandigang Bayan acquitted them of plunder over PDAF scam. So not guilty po sila. Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo, invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At nasusumpa mo lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mo, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong, magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim po. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo at ngayon sasabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw kong sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. O, ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Binigyan ka kanina ng 30 minutes eh. Di ba? Opo. O, maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, opo, nag-usap din kayo. Opo. Sino pa, maliban dito sa mga abogadong ito, o yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior, pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Yung senador? Ay, wala po. Sigurado ka, ha?
wala po. Mamaya paliwanag ko na kamali ka. Ikaw ba yung nag-attend ng mga meetings at nandiyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Pag anong nasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba yung nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay. Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At binasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Alright. O, nakita mo na. Sabi ko na eh. Tasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Di bale? Question. Next question. That's one set of questions. Pinagmadali-dali ko lang dahil alam ko nang sagot mo eh. I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako nang paliwanag uli sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. Eh, biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka, magpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kailanganin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh natural, kung akusado ka, ang tao, natural, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, eh, libre pa siya. Oh, ngayon, babasahan kita ng rules of court na libro ko rin, pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod kong sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Ininsulto ako ng aking mga kapwa, senador. Mga inggitero. At nang insulto pa po, gula ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng inggit eh. Ano na nga ang hinahanap ko sa iyo? Oh, well, anyway. Imimaryo ko na lang. Sabi ng korte, rules of court. The rules of the court of justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siyang paraan para
madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado, nag-apply maging state witness, dapat he must meet 5 criteria. 5 ang listahan ng juzgado eh. Number 1, there's an absolute necessity for your testimony. Number 2, there is no direct evidence against the others. Number 3, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korteng maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness. Wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial, no? So, lahat tayo, kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa, ay gustuhin na lang natin mag-state witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty. Gusto ko lang sabihin doon sa kalaban kong kinukutya ko, dahil sinabi ko, only the court can grant immunity. Ito, People versus Osimar, 1991. People versus Mangulabnan, 1991. People versus Armada, 1993. People versus Cordero, 1996. At isa pang buong listahan. Yun nga ang problema, pag ang tao hindi nagtapos ng college, magli-lecture sa abogada tungkol sa batas. If the ombudsman files a case in court, the prosecution is allowed to present its case. But before the prosecution rests its case, the prosecutor is allowed to file a motion with the court to order that one or more of the accused shall be discharged with his consent so that they will become state witnesses. Yun ang inasahan itong mga subordinates mo na naging whistleblowers laban sa iyo. Nagagawin silang state witness, hindi naman silang pinaka most guilty. Kaya absuelto sila pag pinayagan sila sa korte. Hindi dito, sa korte. Absuelto sila, wala silang pananagutan. It's as if they will not even be tried. Hindi man lang yan sila bistahin eh. It's as if they went to trial and then they were pronounced to be acquitted. Ganon yun. Kaya lahat yan magiging state witness dahil wala namang limitasyon kung ilan ang state witness. There is no limit. Ibang tao akala nila isa lang pwedeng state witness. Hindi. Lahat pwede kung gustuhin ng korte. Kaya ikaw sana, yun din ang hangarin mo eh, na makalaya ka at wala kang pananagutan na sa batas. Pero, una, binasa ko, ni-recite ko sa iyo yung 5 requirements, no? Kailangan na hindi ikaw ang most guilty. Dahil marami naniniwala, ikaw ang most guilty dahil lahat ng foundations na hindi naman pala totoo, sabi nila, ay mga fake NGOs na ikaw ang nagpundar o ikaw ang nag-umpisa o ikaw ang nagpalakad o kaya they don't really exist except your say-so. Kaya, it is very important, Mrs. Napoles, I will speak in Tagalog, pero masama ang Tagalog ko pagbigyan mo na sana ako. Napakahalaga na hindi ikaw ang pinaka most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh. Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang na-inventong cream na will take away 20 years from your face or 40 years from your face. So malaking disgrasya yon para sa isang babae. Hindi mo naman siguro inaamin na ikaw ang most guilty. Inaamin mo bang you're the most guilty? Hindi po. Ah, no, of course not. Kaya, kung ayaw mong aminin na ikaw ang most guilty, dapat lang sabihin mo ngayon pa lang, sino ang most guilty sa tingin mo? Para hindi niya ilipat sa iyo yung pagka-most guilty niya. Kasi yung taong yun, nakikinig sa atin eh. Hindi nagpapakita yan eh, yan ang style niya. Pero nakikinig yan at napakaraming pera niyan. Pagkatapos nito, palakarin niya magalamay niya. Sisiraan niya ako, halimbawa. O pati ikaw, pasiraan ka na rin niya. Maraming gustong patayin ka eh. Kaya, tuturuan na kita bilang isang abogada na
sabihin mo nang gusto mong sabihin para hindi ka na ipapatay. Kung hindi ka pa nagsasalita, sinasabi mo lang, invoke my right against self-incrimination, baka bandang huli down the road, magpalit ang isip mo at nagdaldal ka ng lahat, o di, panganib sila. Pero kung sabihin mo na ngayon, nawala na sila ng motibo para papatay ka dahil nandyan ang testimony mo eh, kinukuha yan ng sinographer dito eh. And that is under oath, it is in effect an affidavit. Or maybe even a dying declaration. For all you know. Dahil a dying declaration has very strong probative value. Pag sinabi mong sa tingin ko, patayin ako ng ganyan, maski patay ka na, napakalakas ng papel o affidavit mong yan, dahil it was given in consciousness of impending death. Oh, kaya, yun ang paliwanag ko sa iyo para mapag-isipan mo pag mag-isa ka lang. Pag pinayagan mo itong takbo ng mga pangyayari, maaaring lilitaw ka, you are the most guilty. Pero sabi mo, hindi ikaw most guilty at naniniwala ako sa iyo. Dahil, hindi ba, high school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. Oh. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo, although, sinasabi ko even in public, na di abilidad ka talaga. May abilidad ka, your mind is very organized. But never mind that. Habang buhay ka pa, nasa panganib itong mga senador at iba pa, baka cabinet member, at lalo na yung mga congressmen na napangalanan na ng mga subordinates mo. Nasa panganib silang masira ang buhay nila, mawala ang kayamanan nila, kasi kung found guilty sila plunder, lahat ng kayamanan nila kukunin ng estado yun eh. Malaming panganib sa kanila na buhay ka. Pero kung ngayon pa lang sasabihin mo na, wala na silang motibong patayin ka pa. Dahil ang record mo ay dokumento na. Kaya mag-isip-isip ka. Sabihin mo na maaga pa. Huwag mo ipatihuli yan, ipapatay ka. These people are murderers. They're not only homicidal, they're murderers. They're planning your murder. So, ngayon pa lang, sabihin mo na, sa tingin mo, sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O, hindi mo alam? Oh, ako alam ko eh. Dahil, napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ang galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para lang makuiskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pinaiskwela dito, eh, nagtayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. Oh, ngayon, kawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas eh, pagkatapos ng presidente. Ang vice presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ay lang nga naman, upakasira ka sa kanila na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Oh, pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI, sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kaya ang pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata na senador. Kaya, inangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Magiging ganon yon. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardiya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, huwag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Oh, tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng buti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa pampo militar at mayroon pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganun kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, buong, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang ugali niyan eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, alipin sa gigilid. Meron aliping na mamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami nang nanginsulto kay President Marcos. Eh, nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko eh. Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice, kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ako doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, itong tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot eh. O, ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo, ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya, no? Oh, nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Di sila magkakilala? Opo. Meron silang mutual friends? Hindi po. Wala po. Di rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat ng pangalan nun ay God Save the Queen, parang papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yun? Ko po alam. Ay, hindi mo alam? Nag-asawa kang taong hindi mo alam? Ay, hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, yung kudita, alam mo. Kasama siya doon. Opo, syempre, kuman, kung anong utos ng kuman, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam mga kung anong queen hong pamagat. Hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, sangkot siya sa kudita. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Ah, hindi totoo hindi yan. Po. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa, interesanto ito ha. Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Sabi nitong Rene Villa, na taga Iloilo yan pero hindi ko kakilala. He said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nagyuaman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Ah, yun lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun? Opo, tsaka sa iba pa po. Ah, mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or hindi natuloy? Yung tinayo ni Bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At nag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sino kausap mo sa trading of carbon credits? Sa US po. Ah, sa America naman? Opo.
Ang dami, international personality ka pala. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.